Yes, sahod dan. Binigay na ng amo ko yung sahod namin. Ano kayang magandang bilhin ko dito? Alam ko na. Bibili ako ng bagong damit. Para pag-vlog ako, maganda naman ako tingnan sa harap ninyo, di ba? Iba pa rin yung presentable ako. Kasi guys, yung ano ko dito guys, oh, sira na yan yung damit ko. Palibays-libays lang yan, pero mga butas. Butas na dito, ay dito sa kabila para guys. Butas na dito guys, o kaya bibili ako ng damit. Kasi mayroon na akong pambili. Bibili ko to. Tapos, ano pang bilhin ko? Ah, bibili ako guys ng ano? Bagong sapatos. Para paggagala kami, siyempre, bago naman yung ano ko. Hindi naman nakakahiya. Tapos guys, magkano kaya yung laptop ngayon guys, no? Bibili din ako laptop. Kaya lang baka, kulang to guys. Kaya, oh, ito lang guys, oh, kulang to. Kasi ano na lang. Cellphone na lang guys. Kasi ano, nahirapan akong mangisda guys. Wala akong mapaksiyo. Ano pa lang yung bahay ko guys, konti pa lang, kaya kailangan kong magano, magsipag, maghanap ng mga tao na magsab-sab sa akin, magsab sa akin. Kailangan kong bumili ng gadget guys, at saka kailangan ko rin bumili ng tripod kasi ano, nahirapan ako sa vlog ko, yung cam ko is ano, ang galaw-galaw, ang likot-likot guys yung ano ko, video ko. Siyempre nahihiya naman ako sa inyo na pinapanood nyo ako. Nandito nga ako sa kabilang kwarto guys, bakante man to dito. Kay, para ano guys, maliwanag naman dito. At saka, hindi ko na nga inon yung aircon guys. Hayaan mo na yung mga background dyan guys. Basta mag-ano lang ako guys, sa sahod guys. Sahod na naman, yes, sahod na. Ito yung pinakamasayang moment ng mga ano guys, ng mga DH, mga katulong guys dito sa ibang bansa. Pagsahuran na, masayang-masaya. Kasi may ano na kami, may bili na kaming mga ano sa para sa katawa namin, para sa sarili namin guys. Ay oo nga, bibili din pala ako ng cellphone na lang bilhin ko guys. Tapos tripod, tapos sapatos, tapos bagong damit. Tapos ano pa guys, ay yung pampaganda ko guys pa pala, bibili din ako noon. Tapos yung ano pa guys, ano pa nga yung inisip ko na, ay bibili din ako ng alahas guys, kaya wala na akong alahas na isangla ko sa Pilipinas guys, nung umuwi ako guys, wala na guys, ano na ako guys, naghihirap na. Oo, ito ganito sa ano ko. Ah, ito lang sa tripod, mura-mura lang yung tripod na bibilihin. Tapos sa cellphone 600 guys. Sa wala na sa ano, sa sapatos at saka sa alahas to pala guys. Tsaka ano pa? Kung may matira pa guys, bibili din ako kung ano pang gusto kong bilhin doon sa ano. Gagala kami guys, magpaalam ako sa amo namin. Kasi para naman may magamit ako guys sa mga ano kailanganin ko sa ito pag ano ko guys, pag YouTube ko naman ako, nahirapan ako, tapos yung cam ko hindi maganda, at saka na lang muna yung ano guys, yung laptop guys, cellphone na lang muna kaya hindi man to kasi may ano pa, may ano pa, may cellphone, cellphone, sapatos, alahas pa guys, oh to para lahat sa akin kasi ako naman naghihirap nito eh, di ba? Kaya lang pala guys, hindi pala pwede kasi kailangan kong magchat-chat yung ano ko, yung kapatid ko, yung mga anak ko, kailangan ko palang bilhin, kailangan ko pala silang padalahan. Saka na lang muna guys yung mga pangangailangan ko, kaya hindi naman talaga masyadong importante yun. So, papadala ko na lang muna to guys, mauna muna kayo sa Pilipinas ha, magkikita na lang tayo doon. Sana sa papadala ko guys, kaya mas importante yung kapatid ko guys, kasi nga may sakit, di ba? Saka na lang yung mga para sa sarili ko. Kailangan talaga guys mag-sakripisyo din kung minsan. Kailangan mag-sakripisyo tayo kasi kailangan yung mga luho lang natin ang susundin natin kasi oo, pinaghihirapan natin tong sahod natin, kaya i-ano natin to sa tamang ano,
gamitin natin sa tamang paraan, kasi pinaghirapan natin to sa isang buwan, guys, para makuha natin. Kaya mauna na lang muna kayo dun sa Pilipinas, huli na lang kami, huli na lang ako, susunod na lang ako dun, guys. Ay, guys, piraha, pupunta ka na ng Pilipinas, uunahan mo na ako, ako nandito pa. Sige, magkita na lang tayo doon, ha. Tapos sana, sabi ng anak ko, kahit wag na lang daw muna silang padalhan, yung ate ko na lang daw muna. Tapos guys, hindi man pwede kasi syempre meron din para sa mga anak ko. Alam ko naman na kahit hindi sila naghihirap kasi nandun na yung papa nila, kailangan pa rin nila ng sariling pera, diba? Iba pa rin yung pag may sarili silang pera. Tapos yung kapatid ko pa, guys, yung kapatid ko pa, padalhan ko rin kasi nagkasakit nga siya, kailangan niyang ibili ng gamot, walang pambili ng gamot. Sabi ko nga, magpaano na lang, magpa-admit. Kaya sabi niya naman, hindi, bili na lang daw muna siya ng gamot. Tapos yung ano ko pa pala, guys, yung para pa, mayroon pa pala akong hulugan na bahay. Hindi ko naman, saka na lang muna yung ano ko, yung hindi pa naman importante yung mga ano ko, guys, parang saka na, kahit butas yung ano ko, kahit butas to, kahit sira dito, kasi hindi rin ako marunong magtahi, guys. Wala din ano dito, sinulid at saka ano, karayom. Wala, guys, wala. Hayaan mo na, kahit ganyan lang din muna yan. At least malakas ako. Yung mas may kailangan ang uunahin ko. Tapos kailangan ko pa, budgetin ko lang to, guys, kasi yung bahay ko pa pala na hinuhulugan, kailangan ko rin bayaran. Tapos mayroon din pa pala akong utang. Naku, may utang pa pala ako. Yun na lang muna, saka na lang muna yung mga alas-alahas na yan. At saka silpon-silpon. Siguro manghiram na lang ako sa kapatid ko, guys, na or sa amo ko, guys, mag-advance na lang pala ako. Mag-advance na lang ako para sa pang-cellphone ko kasi kailangan ko yun sa ano, guys. Sa ano, kahit mumurahin lang muna, guys. O, basta ang importante, ganun talaga ang mangyayari, guys. Sa sahod namin, guys, halos hindi na namin to. Ay, hawakan ko muna to, guys. Hawakan ko to. Itatabi ko to sa pagtulog ko, guys. Para naman magka-ano kami, magkatabi kami. Wala na nga akong katabi dito. Ito na lang muna katabi ko, guys. Yan, ano ko muna to sa higaan ko. Para naman matuwa naman ako. Minsan, guys, hindi ko na pinapatulog sa kamay ko. Hindi na, pinapadala na agad, guys. Ganun talaga ang buhay. Pero, ganun lang, laban lang, guys. Lahat ng mga katulong, guys, makarelate nito na pagdating ng sahod, ganito lagi ang nangyayari. Kahit mag-iwan man siguro ako, guys, din ng kahit 50 dito kasi yung isda ko, guys, mahilig ako sa isda. Hindi na, ayoko ka rin kasing kumakain lagi ng manok, ganun. Pag gumagala ako, guys, bumibili talaga ako ng isda. At saka, kahit wala na yung ano ko, guys, okay lang yan. Kahit ano, okay naman yung, nawawala naman yung mga ano-ano dyan sa mukha ko. Kahit na lang, kahit maghilamos na lang ako, guys, or sabon, syempre kailangan ko rin yung sabon, shampoo. Hindi ko rin kailangan ipadala to lahat kasi paano yung mga pangangailangan ko dito. Pero yung mga luho ko, guys, saka na lang muna. Hindi naman importante yun masyado. Makapaghintay naman yun. Tulad ng mga alahas na yan. Ang importante, guys, yung pangangailangan ng pamilya at saka yung kung sino talaga yung sa pamilya natin ang kailangan dapat tulungan. Ganon kasi lahat naman talaga ng ang mga ano pamilya natin mayroong ano yan, mayroong mga hindi lahat ng pamilya is maginhawa ang buhay. Kaya nga tayo nag-abroad kasi naghihirap tayo sa Pilipinas at saka kailangan nating makatulong sa kapwa natin, hindi lang sa pamilya, sa kapwa din natin. Hindi tayo magiging selfish, guys. Hindi pwedeng ano lang yung sarili ko lang ang iisipin kasi paro naman na kompleto ako sa mga ganito, sa mga gamit. Tapos yung pamilya ko pala or yung mas may ano pa pala na dapat kong padalhan, ganun, or tulungan, ganun. Kaya guys, saka na lang muna yun. Kaya kayo, mag-ano kayo doon, ha? Mag-iingat kayo doon sa Pilipinas. Sana, guys, sana pira, maano mo yung mga anak ko, kung ano yung kailangan nila, mabili nila, kahit muna yung hindi, yung mga umurahin lang muna ng mga kailangan nila, yung mga pagkain nila, or mga ano dyan. Basta mayroon lang din sila. Sabi nga, wag na lang daw muna padalhan yung ate ko lang kasi nga may sakit, hindi naman pwede na lahat na lang din sa kapatid ko yung mga pinaghirapan ko dito, hindi pwede. Kasi ako rin, mayroon din ako mga utang, guys, na kailangan kong bayaran. At saka, yung ano, yung bahay ko, guys, o
uhulugan ko pa pala yon, o kung ibibili ko to, ano na ihulog ko, uuwi ako, o marami nga akong achichi sa katawan ko, tapos wala naman pala akong bahay pag uwi ko, kaya mas importante talaga yung bahay, guys. Saka na lang muna yung mga ano ko, mga extra-extra kong mga party-arty dito, or mga ano-ano pa, saka na lang muna, guys, yun na lang muna yung pinaka-importante, guys. Sana, guys, ganun din kayo, magiging masinop, or magiging yung pag-budget nyo sa pera nyo, tama din yung pag-ano. Hindi naman sa pinapakita ko dito yung pera ko ngayon, nagmamayamayabang ako. Gusto ko lang din na sa lahat ng mga OFW, or lalong-lalo na sa mga DH na katulad ko, na gamitin nyo talaga sa tama yung pera nyo. Huwag yung waldas dito, waldas doon, kasi pinaghirapan natin yung pera natin, yung sahod natin. Grabing ano, guys, pawis ang lumabas sa atin dyan. Meron pang iba iyak kasi at saka nalilipasan na tayo ng gutom. Lahat, guys, pinaghirapan natin sa pera natin. Hindi basta-basta yung sakripisyo natin para lang sa sahod natin. Hindi naman, yung iba, yung magaganda naman yung trabaho nila, okay lang, guys, kasi tulad ng mga degree holder, mga skilled workers, mga ganon, hindi talaga katulad. Pero kahit mga skilled workers, guys, naghihirap din yan sila. Walang trabaho na madali, guys. Kahit yung sa mga bangko nga, siyempre, mahirap din, laging nakaupo na lang. Tapos yung isip pa nila, yung lalo na sa mga bangko, yung mga number-number dyan, guys, oo, yung, ano yung isip nila, mas, ano ba yun? Mas ginagamit nila. Sa atin naman na mga katulong, yung ano naman, yung paghihirap, paglilinis, ganun lahat. Sakripisyo sa pagkain, sakripisyo sa tulog, puyat. Tapos minsan pa kung hindi puyat sa trabaho, minsan sa cellphone. Siyempre sa mga mahal natin sa buhay, nagpupuyat tayo. Tapos minsan ako, guys, nagpupuyat din ako sa YouTube ko. Totoo talaga yan. Kasi gusto ko talaga na marami ang magsubaybay sa akin. Marami din akong video na mai-upload para siyempre may masubaybayan naman kayo sa akin, may mapanood kayo. Paano naman kung wala akong mai-upload, eh? Wala kayong nga ako, wala kayong titingnan. Ano yun? O, diba? Kaya nagsisikap talaga ako, guys, kahit kung ano-ano na lang maisipan ko, kakanta sa sayaw, tapos pag may problema, iiyak-iyak din pag minsan, guys. Kaya kayo dyan, guys, kung gusto nyo ma-shoutout ko kayo sa susunod kong video, comment kayo dyan, guys, sa baba. Tapos yung bago pa pala sa channel ko, huwag niyo kalimutan, guys, mag-like, share, and subscribe, or of course, kasi kailangan ko yan, guys. At saka pindutin niyo na lang din, guys, yung notification bell dyan para updated kayo, guys, sa mga susunod kong video. Sa ngayon, guys, ang pag-uusapan lang natin about sa sahod, guys. Sinabi ko na kanina, sana mayroon kayong mga kunting aral or tips na nakukuha sa mga video ko, lalo na about sa budgeting ng sahod natin, guys. Hindi pwedeng padala doon, padala dito. Dapat talaga, guys, isulat natin kung ano ang mas dapat importante na anuhin ng pera natin, ng sahod natin. Kasi nga, nasa huli lahat ang pagsisisi, guys. Dapat may kunting ipon din tayo. Saka na yung mga luho natin, guys, dapat talaga yung ipon natin. O magpapadala tayo, wag natin kalimutan yung pamilya natin sa Pilipinas, yung mga anak natin, mga kapatid natin, mga magulang natin, o sila lahat, guys, kasi kaya naman talaga tayo nag-abroad kasi para sa kanila, hindi para sa sarili natin. Kaya yung sa atin na, guys, kung may extra pera na lang tayo, yun na lang ang yung na lang natin bilhin para sa sarili natin, kasi hindi naman din pwede na lahat talaga ipadala natin kasi may mga pangangailangan tayo dito, lalong-lalo na yung pagkain, guys, kasi hindi lahat libre sa amo natin. Tapos yung iba pa madamot, o syempre kailangan malakas tayo, guys, kaya syempre mag-ano din tayo sa sahod natin, bibili tayo ng hindi naman yung sobra-sobra talaga, yung tama lang, kahit yung mga noodles lang, guys, kasi minsan hindi yan libre sa amo. Mga noodles, itlog, meron na yan marami dito, guys. Yung manok, kasi manok talaga dito, at saka yung mga karne. Ako lang, guys, yung isda talaga, isda, minsan hotdog ang binibili ko, at saka minsan tuyo, kasi namimiss ko rin yung tuyo. Minsan ayoko, minsan, mayroon din namang buti na ano yung, ano ba yun, yung ginamos, guys, ba? Ano ba yung ginamos sa ano? Sa Tagalog, hayaan mo na yun, basta kay ginamos sa Bisaya, guys. O, minsan, bumibili din ako niyan. Pero kadalasan lang, mayroon ding bagoong. O, bagoong. Tapos, yun ang binibili ko, guys, para sa sarili ko. Tapos,
yung mga tuna, mahilig ako sa tuna guys. Yung tuna salata, iba din yung tuna na isda. No. Iba din yun kasi pinapaksiw ko yun. Minsan nagpiprito, minsan yung bangus, bumibili ako guys, kumakain kami ng kapatid ko. Ganun lang guys, ang para sa sarili ko. At saka syempre yung mga sabon, shampoo, huwag nyo kailangan yan. Maliban doon sa may mga libre guys, kasi kami dito guys, hindi libre. Pag lumalabas kami, yun ang binibili namin. Oh. Saka na yung mga hindi kailangan. Yung mga importante lang talaga ang ano guys, kasi mahirap din na mayroon ka na naman ding ipon, tapos yung mga kapatid mong nangangailangan ng tulong, hindi mo tinulungan. Ano din nila yun, iisipin din nila na ano ka, madamot. O, huwag maging madamot guys, pero yung tama lang din, huwag din yung sobra-sobra. Magtira din para sa sarili. Tapos, iba pa rin guys, kapag tayo ang namimigay, mas prepare ako guys sa tayo ang namimigay kaysa sa tayo ang bibigyan. Sana ganun din kayo guys. Kasi nga, napakahirap ngayon sa Pilipinas guys, lalong-lalo na guys na walang magandang trabaho ngayon kasi nga sa pandemic. Swerte nga tayo guys mga katulong ngayon kasi kahit may pandemic, yung iba guys, yung mga skilled workers, ano sila guys, no work, no pay. Itayo guys, kahit hindi naman tayo no work, no pay kasi always man yung work natin, minsan nga 24 hours kapag kailangan nila tayo. O di syempre, exempted tayo guys sa no work, no pay. Kaya lagi man tayong may trabaho, yung mga katulong lang ha. Ano ngayon sa mga katulong kasi hindi tayo no work, no pay kasi lagi tayong may trabaho. E paano naman yung iba? Yung iba nga, malalaki nga yung sahod nila noon. Naghihirap sila ngayon kasi nga sa pandemic natin guys, no work, no pay. Kaya proud pa rin tayong mga ano guys, mga katulong, mga syagala dito sa Saudi. Ay, sa ibang bansa, hindi lang sa Saudi. Sa buong mundo na mga ano, mga DH guys kasi ano pa rin yung, minsan nga nadidili yung sahod natin pero okay lang kasi binibigay din naman. Hindi katulad yung iba na oo nga, mayroon din naman palang no work, no pay. Mayroon ding yung tawag nila, yung sabi ng kaibigan ko, yung kumbaga may kinakaltas, kumbaga sa noon, kunyari 100% yung sahod mo, kunyari 2,000, binabawasan yun, magiging 1,000 na lang or 1,500 na lang kasi may kaltas nga din dito kahit saan lugar ngayon kasi apektado ng pandemic, binabawasan guys. Pero ano pa rin, thankful pa rin kasi kahit may bawas, at least meron din. Kaysa sa Pilipinas guys, ang mga tao na wala talagang trabaho, yung ibang company naman nagbibigay, pero paano naman yung iba guys wala, di ba? Kaya yung mga taong, yung mga pamilya na mga relatives natin na nangangailangan ng tulong guys, tulong-tulong din naman minsan kasi tayo dito always naman yung ano natin, yung sahod natin. Kaya lang, mag-ano talaga tayo, magsipa, sipag at tiyaga lang talaga guys. Hindi lang tayo nakakatulong sa pamilya natin, pati sa bansa natin guys, nakakatulong din tayo. Kaya, mabuhay tayong mga OFW guys. We must proud of. Okay. Yun lang guys. See you in my next video. God bless you all and thank you. Mwah.